Ich lerne mal Voice. Ano to? Alright, may connection ang mga hawak ko na to sa gagawin natin for this video. Alright, so kamusta naman kayo mga ate at mga koya ko? Alright, it's been a long time na medyo napahinga muna ang inyong kuya sa pag-vlog dahil medyo busy-busyhan tayo sa ating small business na nakikita nyo sa ating likuran. Ayan, kasi ang inyong kuya ay gumagawa ng si Kuya P-Spread with the heart here in Lokban, Quezon. At syempre, eto na, medyo busy-busyhan na ang kuya nyo. Wala nang tulugan to. Alright, so for today's video, ayan, kung handa ka na at alam ko naman ang pakay mo sa video na to, so wag na nating patagalin pa para sa ating mga tips at unboxing ng regalo sa atin ni Shopee bilang isa sa mga bestseller at isa sa mga aktibong seller na meron sila dito sa Pilipinas. Alright, prepare ka na ba? Take your pair. Appear, give me 5. Ay, mali. Sa kabila pala. Namiss ko talaga mag-vlog. Sorry naman mga kuys. Eto na, totoo na. Appear. Okay. So nabanggit ko nga kanina mga ate ko at mga koya ko, alright? So mag-unbox tayo ngayon ng regalo sa atin ni Shopee. So malalaman natin ano ba ang laman ng box na pinadala nila at para saan nga ba ang regalong ito sa inyong koya. Okay? Sa inyong Kuya P. Tapos, sasagutin din natin ang mga katanungan ng mga first time seller at mga katanungan nila na walang humpay na paulit-ulit. Ulit-ulit. Okay? So ngayon, sasagutin natin yan para sa video na to, mas klaro sa mga seller sa Pilipinas at sa mga first-time seller na magsisimula pa lang sa Shopee at papaano nga ba maging seller, papaano ba ito, papaano ba ganyan. Sagutin natin ngayon yan sa abot ng makakaya ng inyong kuya. Okay? Pero bago ang mga tips na yan, i-unbox muna natin ang box na to. Okay? So first time ko mag-unbox galing at regalo sa... Ano daw? Ayan. Nagaling sa Shopee. Okay, simulan na natin to. At ano nga ba ang mga laman nito? So, mas masarap, di ba, kapag libre? Alright? So, nakaka-excite. Excited ako ng lagay na to, ha? Pero one week na to dito. One week na to dito kasi nga, ang busy-busy talaga ng kuya nyo. Okay? So, gusto ko talaga nabuksan ito na kasama kayo para mas masaya. Alright? So, tingnan natin kung ano ang regalo sa atin ni Shopee. Ayan. At mukhang masaya to. First time ko to. Medyo may hint na ako mga kuis eh. So, and mga ate ko, no? So, may hint na ako na related ang ating regalo mula sa Shopee sa pandemic. So, yun. Medyo pa-suspense lang inyong kuya. Alright? So, alamin natin ano ba ang mga laman ng box na to. So, stop ball ka lang dyan. Mag-a-advise pa ang kuya mo kaya huwag kang alis. Alright? So, relax ka lang dyan. Mag-a-advise pa ang kuya mo para sa mga katanungan, para masagot ko ang mga katanungan ng mga gusto magsimula pa lang dyan at nagsisimula na, para alamin natin yung mga kasagutan sa inyong mga tinatanong sa inyong kuya. Salamat nga pala sa lahat ng aking mga customers na nanonood ng video na to, sa lahat ng sellers na kumokontak sa akin sa Shopee, at sa lahat ng mga nakapanood ng video ko for the previous 2 videos ko na in-update ko kayo sa pinagkakaabalahan ng inyong Kuya P. Salamat po sa inyong lahat. So, buksan muna natin ito. Shoutout ko kayo sa isa sa susunod na ating video. Kasi medyo limot ko yung mga pangalan nyo. Medyo madami-dami na kayo guys eh. Medyo libo na yung views natin doon. At saka mga comment, madami na rin. 100 na yata. So, sa mga gusto magpa-shoutout dyan, sa mga bagong seller dyan, kaway-kaway, just comment down below. Shoutout ko kayo next video natin. Ayan. Excited ang kuya nyo. Alright, tsaka muna. Bahan ako ng konti eh. Sana walang lumabas na clown. Clown talaga. Ayan. Kumusta ba ang aking pagligo? Namiss ko rin maligo mga kuis. Namiss ko rin maligo. Ooh. Alright. Ayan. Parang may ano oh. May pa... May pa-love letter pa si Shopee. Alright. Wow, nakakatawa. Ano nakalagay? Basahin natin. Fight COVID. COVID. Fight COVID. With Shopee. Protect yourself and others. Wow naman. Thank you, Shopee. Ayun, oh. Alright. Ang cute-cute naman ni Shopee. Tingnan na natin yung love, guys.
Ayan. Ayun. Okay. So, ito na. Isa-isahin natin itong buksan, guys. So, meron siyang... Ayun. Para sa mga kagaya ko na nakakalimutan na ang maligo. Salamat, ha? Ayan. Salamat, Shopee, para sa ating unang... Sabon. Ayan. Safeguard. Thank you, Shopee, sa ating pa-free safeguard dyan. Naligo naman ako. Wala naman, okay? Pero malaking tulong to, ha? Shopee, maraming salamat para dito. Alright? Meron tayong safeguard. And then, ayan, meron silang pa-free na face mask. And guys, may pa-free face mask tayo galing sa Shopee. Salamat po! Ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5. Nasa 5. Okay? Ay, hindi lang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nga. Ang kulit ko eh. Ayan. So, 5 face mask, tapos may safeguard. Meron pa, guys. Huwag kayo excited. Ayan. Tapos, meron ding wet wipes. Ito, ito. Antibacterial purpose wipes. Ayan. Alright. Nakakatawa naman. Saan ko ito gagamitin? Okay. Pang baby lang ba ito? Hindi. Sa mga clumsing tulad ko, makakatulong to, guys. Okay? So, salamat naman, Shopee. Meron tayong free na wipes. Antibacterial, all-purpose. Ayan. So, meron tayong safeguard. Meron tayong free mask. At meron tayong free na wipes. Alright. At yung pinaka-last, nice. Salamat, Shopee, para sa ating free, ayan, MediClean Digital Thermometer. Alright, with beep alert. Ooh. May beep alert pa siyang nalalaman. Ayan. Thank you naman, Shopee. May libre tayong thermometer. Di ba ito yung sinusok-sok sa ano? Sa puwet. Hindi pala. Sa kilikili. Sa puwet din ba? Hindi naman yata. Pag may lagnat, di ba? Ayan. So yun. Salamat, Shopee. Itatry natin ang lahat ng itong mga kuwis at mga ati ko sa mga susunod na araw at i-update ko kayo sa ating susunod na vlog, sa ating susunod na video. Ayan, so meron siyang apat na items. Ayan, safeguard, face mask, wipes, and thermometer. O isa, pang thumbnail natin. Thank you, Shopee! Ayan, thank you naman. Dapat buhat-buhat ko ito eh. Ayan, thumbnail! May langaw. Saan galing yun? Okay. Ayan guys. So continue tayo sa ating video. Nakapag-unbox na tayo ng regalo sa atin ni Shopee. Habang ginugulo ako ng langaw, naligo naman ako, B. Hindi lang halata. Okay. So yun. Guys, napansin ko po sa aking mga previous videos. Ayan. Napansin ko doon na marami nagtatanong, Kuya, paano to? Paano ganyan? Okay, isa-isahin po natin yan. Bigyan ko muna kayo ng konting background. Alright? Ang inyo pong kuya ay kauwi lang from Kuwait. So, pagkabalik ko ng Pilipinas, nag-seller na po ako. Sa lingit po sa inyong kaalaman, bago pa po ako umalis, way back 2014, kundi ako nagkakamali, bago ako mag-abroad, ay seller na po ang inyong kuya. So, paano nga ba magsimula sa Shopee bilang isang seller? Papaano ba ito? Napakadali lang naman po. So, i-open nyo lang po ang app. Alright? Mag-sign up ka lang po doon. Hihingi ng especially ang iyong email, ang iyong pangalan, syempre. Create ka lang ng username. At syempre, ng iyong unique password. Okay? Pag meron ka na niya, napakadali. May cellphone number at contact number ka. Mag-go ka na kaagad sa system nila. Sobrang dali lang. And then, kung gusto mo na talagang ipagpatuloy ang pananalig na ito at gusto mo na talaga maging certified seller, okay, kailangan mo pong i-prepare ang iyong valid ID. Kailangan mo rin po ng bank account kasi doon po dederecho ang iyong income sa pag-online sell. Okay? Or sa pagiging online seller. Kasi hindi naman kayo pwede mag-abutan. Especially sa mga COD, iahati dyan ni Rider para maibigay sa iyo yung bayad. Kailangan may bank account ka para si Shopee na ang bahalang mag-deposit ng kita mo sa iyong account. Kagaya ko po, meron akong video account. Diretso doon yung kita natin sa pagbebenta ng ating mga product. Alright? So, i-introduce ko na rin pala guys ang aking pinakang main product sa aking store. Ito po yung aking store. Ayan, Jess Bisman. Ayan po, store po yan ni Kuya P.
Yan po yung aking username before, until now, alright? Pero mas pinakikilala ko po yung sarili ko as si Kuya P. Ang pinakang main product ko po ay si Kuya P Spread with a Heart. Isa sa mga Lukban's best product here in Lukban, Quezon Province, alright? So pinagmamalaki ko po yan na isa sa mga pinaghirapan ng kuya nyo. Ako po ang gumagawa niyan para patuloy na pasarapin at magustuhan po ng ating mga kaibigan. Sa mga gusto pong mag-resell, welcome na welcome po. Just visit my store at doon po tayo mag-usap. Pwede rin naman po dito, just comment down below or sa aking page, si Kuya P, para mapasa inyong kamay din ang mga peanut butter na sinasabi ko na to. Okay? Dampo tayo ng isa. Dalawa na pala. Okay? So, si Kuya P Spread with Heart, ito yung aking original. Ayan. Tapos meron din po akong may mga flavors, ito yung aking bestseller, chocolate. Ayan. So, COD po ito nationwide. Sa lahat ng may gustong mag-try, mag-resell, mag-stockies, welcome po yan. Kontakin nyo lang po ako. Okay? So, continue tayo. Advice, marami po nagtatanong papaano daw po yung waybill number. Sino daw po ang magpo-provide nito or magpi-print? Para po sa kaalaman ng lahat, ang waybill po ay ipo-provide po sa atin ni courier. Hindi mo po kailangan bumili ng printer. Alright? Once po na nakapag-book ka ng iyong parcel na iniskid mo ngayon or bukas, bahala na po si courier magdala ng sticker na yon or ng waybill. Anong gagawin mo doon? Pag inabot na po si waybill sa'yo ni courier, bahala ka na po na magtanggal ng sticker and then idikit mo po yon. Yung lower part, especially sa JNT po yung pinag-uusapan natin, the lower part is sa'yo po yan, kopya mo, kagaya nito. Kagaya nyan. Ito po yung lower part. So, the upper part, bahala ka pong idikit yan sa mga boxes na kagaya nun. Or mga pouches. Okay, kunin din natin. Nakagaya nito, alright, pwede ka rin humingi kay JNT or sa courier mo ng sticker kagaya nito, fragile, para ikaw na magdikit, para mas safe ang parcel mo pagdating sa mga buyer natin or sa mga client natin, alright? So, wala po ako nung upper part kasi wala pa si courier. The lower part, eto po yan. Huwag mo siyang ididikit, copy mo yan. The upper part, the bigger part, dito po yan. Or kung sa box, idikit mo lang some part. Pero yung syempre, yung kitang-kita po ng mga rider or ng mga staff para mas madaling ma-recognize. Alright? Hindi mo po kailangan mamroblema ng waybill, hindi mo kailangan mamroblema ng printer para ikaw mag-provide ng waybill. Kasi yun po ang nakalagay sa system, tama po? So, kagaya ko rin noon, akala ko ako ang bahala dun, hindi pala. So, ngayon nalaman ko, dahil hindi na ako first-timer sa pagiging seller, ay si courier pala mag-provide ni waybill para tayo ng bahala magdikit. Okay? Ano pa yung mga katanungan nila? Papaano po yung box? Papaano po yung pouches? Yung mga materials na gagamitin ko? Pwede rin po tayong humingi. Pwede rin mag-provide sa atin si JNT or ang mga courier na kausap nyo. Depende po sa kanilang mga rules. Ng mga extra tape, yan, fragile sticker, pouch, mga pouches na yan with different sizes from small to large. Okay? And then the box, pwede rin po kayong bumili sa kanila. It's up to you po. Pero po ako, I prefer na bumili na lang po ng mas murang box at pwede naman po siyang gamitin. Okay? So, ikaw nang bahala na retokehin yung box na meron ka. Malaki man yan. Gutay-gutayin mo, hati-hatiin mo, divide mo sa ilang piraso para mas mapagkasya mo. Okay? Ipapakita ko po yung mga ilan sa aking mga previous transaction para makita nyo kung gaano na kadami ang mga boxes na isinesend ng kuya nyo daily. So, since ngayon ay Sunday, hindi ako nagkakamali, it's May 31, katapusan na ng May. Alright? So, since Sunday ngayon, rest day muna ang kuya nyo, pahinga muna tayo ng konti sa ating pagkatrabaho. At bukas, back to work tayo sa ating mga pinaggagawa na to sa Shopee. At ako'y napaka thankful, grateful ako sa mga blessings na binibigay sa akin ngayon ni Shopee, ni Lord, syempre, at ng business na to. At sana magdire-diretso pa kasama kayo. At salamat sa inyong panonood. Ano pa yung mga question doon? May nagtanong doon kung example po, nabook ko na, tapos naman po, hindi dumating si courier. Ganito po yan guys, napakahalaga po na meron kayong contact person or contact number sa mga branch na malapit sa inyong lugar. Bakit po kamo? Para makipag-coordinate kayo sa kanila in case na meron kayong pick up.
Kung hindi sila darating, at least po, inform kayo, alam ninyo. Kasi ganun po ang ginagawa ko. Pagpakiramdam ko, medyo busy ang branch, kinokontak ko na po sila. Para in case hindi sila makarating, ako na pong bahalang mag-deliver or magdala ng parcel sa branch nila. Nauunawaan na, naman po natin yan. Pero kapag busy-busy talaga tayo, sa dami ko rin pong ginagawa, pinakakiusapan ko sila na kung may available silang rider, is pa-pick up na lang dito. At dalawa po yan guys ha. Pag nag-schedule ka po ng parcel mo, meron po dyang drop-off or pick-up. Madalas po, pick-up yung ginagawa ko para kahit busy ako, sila na lang yung bahalang kumuha dito sa aking opisina. Okay? Kapag naman po drop-off, at feeling mo naman lalabas ka ng bahay, meron kang bibilin, at kakaunti naman yung parcel mo, drop-off mo na lang. Nakatulong ka din sa makabawas trabaho para sa mga staff natin sa GNT or sa courier na meron ka. Idaan mo na rin doon since lalabas ka din naman. Alright, ano pa yung mga katanungan na na-encounter ko sa mga previous videos? Kung hindi ako nagkakamali, may mga nagtatanong din po doon sa aking mga videos na yung mga sizes. Ayan, wala na, hindi naman po ganun ka-strict si JNT, ayan, sa mga sizes ng box. It's up to you po hanggat kasya yung product nyo. Pero based on my experience, ano man yung product na i-deliver natin, sa experience ko po ha, up to 18 kilo lang ang ina-accept ni system para ipadala at mas makamura tayo sa shipping fee. Alright? Kapag po nag-exceed na doon sa 18 kilos, hindi na po tinatanggap ni system. Alright? And then, papaano naman daw po ibubook yung mga wholesale or mga bulk orders, wala pong problema. I-schedule nyo lang po yan. Hanggat i-accept po ni system, tanggap po yan. Kaya may mga time po na i-ask kayo ni client bakit po hindi daw applicable si address na ganito. Kasi minsan po, hindi po yun error. Minsan po, sa dami ng orders nila, minsan naman talaga hindi accessible yung lugar nila, mahigpit yung checkpoint nila, kaya walang deliver sa lugar nila. Pero ang pinakang main reason po bakit nag-e-error, hindi sila makapag-place ng order nila, ay dahil exceeded kumbaga. Yung limit ng order na meron dapat ay sumobra na. Kaya ganun. Alright? Guys, hindi ko man po nasagot lahat ng inyong katanungan. Duduksungan po natin ang video na to sa ating part 2 para nang sa ganun, lahat ng katanungan nyo po ay masagot ko. Kung may nalimutan man po ako, just comment down below para sa next video, sasagutin po yan ng inyong kuya. Alright? So maraming salamat sa inyong lahat mga kuya at mga ate ko sa panonood. Sana makita ulit kita sa ating mga susunod na video. Alright? At sundan mo ang inyong kuya P sa kanyang mga experiences sa pagiging online seller, ang kanyang mga travel, ang kanyang mga pinagkakaabalahan sa buhay, para nang sa ganun sama-sama tayo at happy lang. Alright? Para sa mga gusto magpa-shoutout dyan, i-invite tayo sa mga Shopee stores nila, comment down below para next video, i-shoutout ng inyong kuya yan. Alright? At sana makita ko ulit kayo sa ating mga susunod na video. Kung bago ka at isa ka sa mga first time seller at may mga katanungan ka, huwag kang mahiya. Mag-comment down below ka lang, sinasagot yan ng iyong kuya sa abot ng kanya makakaya, basta hindi na tayo busy. Most of the time na nagre-reply po ako is pagtapos na ang aking trabaho, pagkahiga ko po, binivisit ko po yung mga video na meron ako para mapagsilbihan kayong lahat at masagot ko yung inyong mga katanungan. Don't forget to subscribe para sama-sama tayo at happy lang. Alright, kita-kits po tayo sa ating next video. Papaalam muna ang inyong kuya, ang lalaking sa pagkain walang gana, pero ang katawan, malagardo bersosa. Binga. Ang lalaking, hindi man mukhang artista, pero pasasayahin ka kahit papaano. Kita-kits tayo sa ating next video mga kuys and mga ati ko. Goodbye muna for the meantime. Give me 5. Appear. See you. Thanks for watching. Kailangan mo nang ganyan yung gift sa akin ni Shopee. Bye-bye. Bye-bye. May lakad pa ako. Mahimili pa tayo ng paninda para bukas. Bye-bye na. See you. Thanks, guys.